Beast at that Beast. Ayan guys, good morning. Okay, this episode is review tayo kay Ninja 650. Ayan. Ito yung 2021 model. Ito yung color edition nila ngayon, yung blue and black. So yan, yung isa na ito is red and black. So yan, pakinggan natin yung stock pipe. Tahimik masyado. Ganda na ng ano niya, ng brake light. Z X yata o Z. Yun, Ozaki. Yan, TFT panel, LED, twin disc, ABS, both Nissan brake, single disc sa likod. Yan. Yung pillion seat, sa tingin ko maganda rin, maliit. Hindi masakit-sapit pa sa tingin ko lang. Yan. Basic function niya is ano, yan. Meron siyang hazard. Meron siyang passing light. Yun, ang common na signal light, turning light, may busina din, and kill switch, electric start. Ayun, wala ka ng ibang problemahin, gas na lang. Yun yung RPM nya. Yun, TFT panel na siya eh. Ang ganda, ang lapad. So kitang kita mo siya. Magbabagong kulay na ito pagka madilim. May sensor to eh. Yan, 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 yan. Yan, nakikita niya guys. So, yan. Let's take this gentle beast a spin.
Nakita nyo na yung walk around ng Ninja 650 2021 model. So yun. Pero bago pag-usapan na bago natin i-review o bago natin pag-usapan yung Ninja 650, gusto ko muna mag-shoutout syempre kasi ito yung mga masugid nating manonood. So yun, shoutout muna. Ayun, shoutout kina Henry, Hennessy, and Yari sa 7-Eleven crew, Naik branch. Yun, kila Sir Nelson, Sir John Aldrin, Mardiragas, at sa dalawang anak mo na si King Aldridge at saka si Lord Dylan. Yun, shoutout sa inyo. Dahan-dahan lang sa paglalaro ng ML. Ayun, at shoutout sa aking mga kapatid na Alpha Kapara dyan sa Sorsogon alumni na sina Aris Liam Kalolot, Mark Beles, Joel Almaheda, Jason Bron, at saka sa aking sister na si Veronica Discaya. Yun, shoutout sa inyo, long live guys. Ayun. So yun, balik tayo dito sa ating review for today. So ang ating review for today nga, yung nga sinabi ko na kanina, Ninja 650 2020 model. Pero itong color edition na to is 2021 na siya. So yung 2021 color edition, meron silang dalawa. Meron black, blue, and meron din black and red. So itong dala-dala natin ngayon is black and blue. So yun, special mention pala kay Sir Kenneth Salcedo. Yun, maraming salamat sir sa pagtitiwala at napahira mo sa akin ang yung 4 days old na Ninja 650. Ayun, tsaka shout out kila Ma'am Erica Reyes, kay Ma'am Camille Hernaez ng Kawasaki Leisure Bike Imos Cavite. So yun, shout out sa inyo guys. Yun, at dun pala siya kumuha. So yun guys, sa mga gustong kumuha ng big bike or bumili ng big bike, yun, visit Kawasaki Leisure Bike Imos Cavite and look for Miss Erica Reyes. Yun, sulit doon, mababait pa doon ng mga stop. So yun, balik tayo sa ating review for today. So yun, engine, liquid cool, parallel twin, double overhead cam, 4 stroke 6 speed. So yun ang engine nito nung Ninja 650. So parallel twin to. Sa mga nag-iisip na kung inline to or single cylinder to, ito po ay parallel twin na liquid cool. So pag parallel twin, meron kang gitna at dulo pero wala kang unahan. So ibig sabihin yung unahan is yung torque. Yun. So meron kang gitna tsaka meron kang dulo. So yun, kanina hindi ko kasi ito mapersa talaga ng top speed kasi syempre bagong-bago pa siya. Pero pinitik-pitik natin ng konti para hindi naman siya ma-spoil. So yun, next topic is yung braking system niya. Yung braking system na ito is meron siyang twin disc front both ABS and single disc in rear. So ABS din siya. So ano to, medyo safe ka to kasi puro to naka-ABS. So kahit mabigla ka, may biglang tumawid na aso man o kung ano man ang tumawid, napisil mo siya. So hindi ka mag-skid basta-basta kasi naka-ABS ka. Yung anti-lock braking system. So ito ang pinaka-safety features na uso ngayon sa mga big bike. Hindi lang sa big bike, meron ding mga small displays na nagkakabit na sila ng ABS. So for safety purpose din yan. So sa pagdating naman sa gulong, yun, mag-i-enjoy ka talaga dito lagi. Mag-i-enjoy ka talaga dito lalo kasi ang harap niya is 120 by 70 by 17 at ang likod niya is 160 by 60 by 17. So ibig sabihin, malapad yung harapan niya, mas malapad yung sa likod niya. So pwede mo siyang ilin pagka nagko-corner ka or napasarap ka sa banking-bankingan. So nakaka dagdag
insecure o parang nagdag ka ng kampante or sa sarili kasi alam mong medyo malapad yung gulong mo at hindi ka basta-basta mag-skid or hindi ka basta-basta sasayad yung potres mo or kung ano man na nakadikit doon sa ilalim ng makina mo. So, mas maganda, mas malapad ang gulong. So, radial na to eh. So, mas maganda mo siyang ilaro-laro sa mga corner. So, yun. Ano pa ba? Yun, yung display panel nito is TFT na siya. Yun, yung ilaw nito is all LED na siya. So, wala na siyang mga bulb or halogen na ano. So, ano na to? A Euro 4 or BS6 compliant na yata to. So, maganda to. Para sa akin, riding experience ko rito is napakaganda. Kasi ang DNA na ito ay galing sa Ninja 1000. So, ang Ninja 1000 kasi is more on sports touring bike. Hindi siya katulad nung Ninja 400 na yung DNA nun ay galing sa ZX6R at saka ZX10R. So, more on aggressive position siya. Nakahalos kulang na lang yakapin mo yung tanking. Samantalang ito is naka upright position kasi sports touring siya. So, pwede siyang pang long ride na hindi sumasakit ang yung likod. So, ito, kanina na experience ko siya. Napakaganda na i-drive. Hindi siya ganun kasakit sa likod. Actually, wala talaga akong naramdaman na sakit sa likod. So, para sa akin, sa height ko na 5'6 is okay na okay sa akin. So, ayan guys ha. Ayan, 5'6. Lapat yung pa ako. So, napakababa lang kasi neto. Ang seat height neto is 790mm. So, napakababa. Almost 31.1 inch. So, sa ating mga Asian, so, okay na okay to sa mga hindi ganun katangkaran. Tsaka yung ano neto, yung bigat nito is 192 kilo. So, mabigat siya. Once nailin mo na hindi naman tumatako. Pero, once na nakatayo ko at nakalapat yung paa mo, hindi mo na siya mararamdaman mabigat kasi nandun na yung center of gravity at nakalapat pa yung paa mo. Yung bigat, kaya nang suportahan ng legs mo. Tsaka nung tay mo. Kaya, sa tingin ko, pasok na pasok to or magugustuhan to ng mga 5'6, 5'5, 5'4 kayang-kaya kasi lapat nga pa ako, 5'6 ako eh. So, I think may natutunan kayo or may nadagdag na tip sa inyo na pag regarding sa big bike sa regarding dito sa Ninja 650, sana may napulutan kayong tips na kung anong gusto nyo. So, depende yan sa ano nyo, sa riding style nyo, kung sports bike kayo or classic bike ang gusto nyo or touring or meron mga adventure or naked bike, depende kung ano talaga yung hilig nyo at kung ano talaga ang nasa puso nyo. Tandaan nyo guys, kung ano yung nasa isip mo at ano yung nasa puso mo na motor, yun ang kunin mo. Huwag kang kukuha dun sa dahil uso siya. Mas maganda pa rin yung nasa sayo kasi mag-enjoy ka talaga. So yun guys, so yun. Sa yun, gusto ko muna magpasalamat ulit kay Sir Kenneth Salcedo sa pagpahiram ng unit na to. Yun, thank you talaga sir. Salute. At saka gusto ko rin magpasalamat sa mga bago kong subscriber, sa mga nag-subscribe nung nakaraan lang, sa mga magsusubscribe pa, yun, thank you Lord, thank you. O yun, at saka yun, maraming salamat guys. Yun, sana huwag kayong magsawa. Yun, support me sa vlogging journey ko. So yun, sayang, hanggang dito na lang. See you on another vlog. This is Iron Mon. Peace out.